maglalatagpo ng mahigit kumulang na 11,000 na policeman dito sa ating nasasakupan upang sa gayon ay ating mapanatili ang kaayusan at katahimikan. Ang long holiday sa susunod na linggo ang unang pagkakataon sa gitna ng pandemya na maluwag ang umiiral na restrictions sa Metro Manila na nasa Alert Level 1. Kaya naman asahan na ang paglabas ng mas maraming tao para makapagbakasyon kasama ang pamilya. Ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO, nasa 11,000 tauhan nila ang ide-deploy sa mga lugar kung saan inaasahang dadagsa ang mga tao. Kabilang na dito ang mga transportation hub, lugar pang relihiyon, tourist destinations at iba pa. Paiigtingin din ng NCRPO ang ugnayan nito sa mga opisyal ng barangay at neighborhood associations upang mapaigting ang pagpapatrolya sa mga komunidad. Nagpaalaala naman ang pulisya sa publiko kaugnay ng patuloy na pagsunod sa health protocols at huwag maging kampante sa gitna pa rin ng nagpapatuloy na pandemya. Samantala, batay sa ulat ng NCRPO, bahagyang tumaas ang insidente ng nakawan sa Metro Manila sa mga nakalipas na linggo. Batay sa datos, mula sa 288 kaso ng theft mula January 6 hanggang March 1, tumaas ito sa 300 mula March 2 hanggang April 5. Partikular na dumami ang insidente ng nakawan sa mga lugar kung saan hindi masyadong visible ang mga pulis tulad ng shopping malls. With the aid of CCTV na nakasol po dun sa kanilang mga establishmento, ay na-identify po kaagad yung mga salarin at ayan nga po ay napapatawan po sila or nakakasuhan po sila. Sa robbery cases naman, 122 ang naitala mula March 2 hanggang April 5, samantalang 114 lang noong January 6 hanggang March 1. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.